Hello, magandang araw po. Ang prepare po natin today is tinolang manok. Hindi na magiging sahog niya, yan po, nakikita yung sa harapan nyo. The usual na ginagamit lang siya. Ito, papaya. Siyempre, nandyan, hindi mawawala yan, ginger. And then, down ang sili. And then, naglalagay po kami ng malunggay. Kung mapansin nyo po, yung malunggay namin. Ayan, buo. Kasi hindi ko po nabili sa palengke yan. Sa labas namin, may tanim po ng malunggay. Kapipitas ko lang po yan, kaya fresh na fresh po yan. Pati itong dahon ng sili na to, same din, galing po dun sa labas. Then, yan po yung magiging sahog niya lang. Napakasimple lang po gawin ito. Pero, pasasarapin po natin. Dahil sa simpleng pagluluto niya, and then mga technique po na ipapakita ko sa inyo, gagawin po natin mas masarap ang tinola nyo. Balikan ko po mamaya pag niluto ko na. So, ito na po siya. Naka-ready na para lutuin. Kung papansin nyo po, yung papaya natin, medyo hinog. Ang tawag po dyan maniba. I-try nyo pong gamitin yung gantong klaseng papaya. Mas masarap po siya, promise. Iba po siya doon sa hilaw na hilaw. Try nyo po. Ito yung magkahalo na malunggay at saka dahon ng sili. Then, simulan na po natin. Pag nag-isa po kayo nito, pwede nyo na pagsabayin ang sibuyas at saka ang luya. Haluluin nyo. Kasi parehas na namahal sila ang sabay ng maluluto niya. Kahit matigas yung luya, hindi naman kailangan kasi pinalalambot na gusto yan. Hindi naman kasi lumalambot ang luya talaga. Then ito, sunod na agad natin yung manok dahil hindi natin pwedeng patagalin yan. Kasi pag niluto itong manok na to, maluluto na rin siya at baka masunog. Ang sabi ko dun sa butcher, sa supermarket, tinola cut or adobo cut. Yung ginawa, ayan po, minudo cut. Ang liliit. Ano yan? Kaya minsan talaga, mahirap magpapakat kayo. Kaya lang, ayoko kasi nagkakat sa bahay. Trabaho pa eh. Libre naman pakat sa supermarket eh. Di okay nang gawin nila doon, di ba? Problema, yun nga lang. Hindi masusunod yung gustong cut mo. Tulad yan. Hindi ito. Minudo cut na yan. Di na pang adobo or pang ano, tinola cut eh. Diba? Then, tapos lakasan natin apoy. Nasa 1,000 po siya. Gawin natin mga 1-4. And then, takpan po natin. Tapos balikan po lang natin yan pagka ready na siyang lutuin uli na pagsasabay-sabayin ko na yung mga dapat isabay. So, yan na po siya. Pagka medyo maputi na yung mga manok, wala na halos mga dugo-dugo kayo nakikita, pwede na po yan. Balagay po natin dyan, papaya. Then, saka po natin lagay yung garlic. Kaya ako po siya hindi sinabay kanina sa paggisa kasi masusunog po yung garlic eh. Hindi po pwede masunog yan kasi luto na yan. Kaya yan, medyo nauhuli na kaunti. Tapos, alagyan natin ng tubig. Tapos, takpan uli natin. Hantay natin nung lumambot yung papaya. Madali lang naman lutuin ito, sobrang bilis. Then, balikan uli natin siya pagka
Doon tayo sa last part na. So, ito na siya. Nasa last part na tayo. Pwede na pong ilagay yung mga dapat ilagay natin para tapusin na yung pagluluto. Yan, side. Hindi mawawala sa amin yan kasi pampagana talaga yan eh. Pwede nga ba hindi gumagamit ang side? Hindi, hindi. Kaya lang kasi preferred kasi natin medyo may angkas. Mm. Napapansin nyo, di ba? Parang madilaw-dilaw yung sabaw niya. Yan yung dahil dun sa maniba na nilagay ko na papaya. Yan siya. Mas masarap kasi yung ganyan, yung maniba. Kaya yan ang kulay niya. Nagiging mas masarap siya dahil dyan. Hindi na kailangan lang yan, lagyan ng asukal to. Natural tamis na kasi yan dahil sa papaya yung medyo hinog. Naku, baka may maglagay siya ng asukal ah. So, lagyan po natin ng asin. Hinuhuli ko po yung pampalasa kasi po, pag pinakukuluan nyo po yung mga gantong klaseng lutuin, madali po kasi diba talagang maano to, ma-dehydrate to, nauubusan kagad ng sabaw. So mahirap tansyahin siya pag sa una nyo nilagay yung mga pampalasa niya. Mangyayari niya, maaaring sumobra o kulangin. Maganda kasi yung paglagay mo, sakto na kagad. Hindi ka nadagdag ng dagdag. So ito, paminta. Yung iba hindi rin nagamit niya. Hindi talaga. Hindi talaga. Ito, parang dating, kung mapapansin mo, parang siyang lugaw, di ba? Oo. Kasi ito naman talaga ang pinagmula ng lugaw eh. Yung aros kaldo nito, ito dito galing yun eh. Kaya yung timpla nito, mapapansin nyo yung lugaw na ginagawa, gantong-gantong ang halos yun. Well, except for sili. Eh. Oo, may wala lang. Pero yung pinaka yung lasa ng tinola. Oo, similar yun sa lugaw. Sa lugaw. Kaya yung timpla nito, parang lugaw din. Then, lagay na po natin kung... Lagi na po natin yung gulay niya. Ay, gulay. Yung mga leafy vegetable niya. Yan po. Magkasama na po yan yung sili at saka yung malunggay. Yan. Yung iba kasi, pag nagtitinola, bilang na bilang mo yung dahon eh. Dapat hanggat maaari, marami. Tsaka take note, ang malunggay, hindi po yan pinipira-piraso ha. Baka mamaya magpira-piraso. Huwag niyo kong iisahin. Hindi ko nga kapag ito, paano technique kanina, paano tinatanggal ito eh. Diba, yung katulad yung ganito, yung may dahon na ganyan, huwag niyo tatanggalin yan. Okay lang yan. Kasi yan, may nutrients yan. Tsaka soft pa naman yung, soft ano fiber yan, yung stems niyan, kaya pa natin kainin yan. Sayang, hindi ko napakita pa lang paano ko tinanggal. Oo, kasi para. Marami kasing nagkakamali sa ano, akala nila pinipirap yan. Ayaw magmalunggay so, kasi na... So, natin and then patayin na po. Ito, saglitan lang to. Hindi ko na kailangan patagalin to ng kahit na 3 minuto. Yun lang, okay na yung pagkababad na yun. Again, na kasi... Natin. Maluluto na yan mismo dito pag nilagay mo. Kasi ang totoo talaga, isa to sa matagal lumamig na ulam. Itong tinola. Hindi ko alam kung anong dahilan. Siguro dahil sa mantika niya. Matagal lumamig to eh. Kaya yung mismo nilagay mo na lipi na yan... Eh, madali siyang maluluto na rin dahil sa init ng sabaw niyan. Dahon sa ibabaw. Dahon sa ibabaw. So, ito na po siya. Yung tapos na naluto namin. Mukha na naman masarap siya. So, yan po. Tapos na po tayo din sa tinola natin ng manok. Sana po, may makuha kayo na konting
konting aral dun sa ginawa kong luto. And then, hindi ko na patatagalin ng video na to. Hanggang dito lang po uli. Maraming salamat po.